So what's up guys, I'm back sa panibago na naman nating review sa Flip Top Battle League. So ito, alam ko isa buhay ito, hindi lang nila nalagyan doon sa title, pero alam ko isa buhay ito. So JD versus Zaki, no? So konting background lang guys, kung sa mga hindi pa nakakilala kay Zaki. Ako nakilala ko lang din si Zaki dahil lang doon sa sunugan. Na grabe, tatlong 3GS ata yun yung tinalo niya. Pang-apat sana si Pistolero, pero natalo siya dun sa final sa sunugan. Doon ko siya nakilala, si Zaki. And magaling to, lalo na sa delivery. Gustong-gusto ko yung delivery ni Zaki, yung pagiging slant rhyme. Galing, magaling. Si JD naman, syempre napanood ko naman to simula nung rookie niya. Nakakailang panalo na rin to si JD. Malakas si JD lalo na sa sulat. Pero para sa akin, mas bet ko si Zaki dito sa matchup na to. Pero yun nga, tignan natin kung sino yung mananalo. Again, hindi ako professional battle rapper or MC or whatever. Gusto ko lang magbigay ng opinion. No, opinion sa loobin, reaction sa mga linya o bara na dala ng ating mga battle MC. So ako, suporta lang tayo sa Flip Top. Wala naman akong hinihingi nakapalit. Gusto ko lang magbibigay ng sarili kong opinion sa mga battle na ganito, di ba? So umpisa na natin, na-upload to May 29. So, June 20 na ngayon. So, ayun. Umpisahan na natin to. Napanood ko na to. Pero, syempre, ayokong pekein yung magiging reaction ko. So, gusto ko, ayokong yung maging reaction ko is scripted. Gusto ko fresh pa rin. So, para sa akin, ima-mindset ko na hindi ko pa to napanood at ganun pa rin yung reaction natin, parang bago. So, umpisa na natin to. Zaki versus JD para sa Isa Buhay 2022. Let's go. Isa Buhay 2022, unang banat, unang laban. Pakinggan natin Zaki. Ikaw yung pinapili sa coin toss, gago ka. Isipin mo nakakuha ka ng advantage dahil probinsyano ka. Tang ina, umpisa pa lang ng round 1, naka-war mode na ako. Magdamag kong babanatan tong si Arnold Clavio. Sobrang baho mo legit, barakong maliit. Pag nilagay yung pagmumukha mo sa kaha ng Malboro, lahat ng tao magkukwit. Siya ay hopeless kasi breath niya amoy sizzling. So alam nyo naman yun. Diba? Sa mga kaha ng sigarilyo, diba? May mga picture na doon ng mga may sakit or mga nakukuha sa paninigarilyo. Alam niyo na yun, nakita niyo naman na yun. So gusto ko lang i-elaborate yun. So ayun yung hinahalin tulad ni Zaki dito, na kung yung picture niya is nasa kaha ng sigarilyo, lahat daw or halos lahat daw magkukwit. Diba? Pag nilagay yung pagmumukha mo sa kaha ng Malboro, lahat ng tao magkukwit. Siya ay hopeless kasi breath niya amoy sizzling. Kanyang forte, mga letra hampang weakling. Kanyang boses, sakit sa tenga, parang piercing. Kaliwat kanan, kaliwat kanan. Yung boses niyan. So ayun, wait lang ah. May ano lang ako doon. Wait lang. Letra hampang weakling. Kanyang boses, sakit sa tenga, parang piercing. Ayun. Sakit sa tenga, parang piercing. So, sa pagkakaintindi ko dito, sakit sa tenga, parang double meaning yun, na masakit sa tenga, yung boses, tsaka double meaning yun sa piercing, diba? Piercing kasi, yun yung, alam ko, yun yung pagbubutas eh. Na paglalagay ng hika, pagbubutas ng, alam mo yun, yung mga balat para maglagay ng hikaw or something, parang ganun. Yun, alam ko, sa pagkakaalam ko, ganun ah. So, correct me if I'm wrong na lang.
pero para sa akin ayun yung piercing eh. So yun, sakit sa tenga, double meaning, sakit sa tenga na yun, sakit sa tenga, literal naman sakit sa tenga yung puro sigaw, ganyan, tapos piercing na butas, yun. Weakling, kanyang boses, sakit sa tenga, parang piercing, kaliwat kanan, kaliwat kanan. Yung boses niyan, grabe tang ina. Pag pinakinggan, parang makinang sira. Dominant na battler si Mandokdok. Angat yung skills niyan. Lahat ng kalaban nito basag. Basag yung eardrums. Kaya pinadala ako ni Arik para tong hyperbatukan. Delivery mo'y nakaka-bad trip. Parang rider na kupal. Buisit na mangmang, manahimik ka na lang. Parang pinadeliver mo kay Lance yung lyrics ni Badang. Pero similar daw kami. Galing, no? Galing ng delivery ni Zaki talaga. Kaya gusto ko si Zaki dito eh, yung delivery niya. Mas na-appreciate ko yung galing niya simula nung pumasok siya sa clip top. Lalo na yung laban niya kay Don Pau. Yan, grabe. Gusto ko rin yun. Re-review natin yan sa mga susunod. Pero na-review ko na kasi yun sa last, ano ko eh, sa dati kong channel. Pero ayun, mas na-appreciate ko si Zaki nung pumasok siya sa flip top. Kasi nung nasa sunugan pa siya, hindi ko siya masyadong napapanood. And parang hindi ko masyadong trip yung mga linya na din. Para sa akin, mas lumakas si Zaki dito nung pumasok siya sa flip top. Galing, nagagalingan din ako sa delivery na ito. Galing. Kami ng style. Parehas may diin sa pagdura. Walang problema, I don't mind. Huwag lang maging magkamuka. Na-o-offend akong makumpara sa'yo. Talagang kinagalitan ko, promise. Yung stilo mo sa stilo ko ang layo. Parang pinanggalingan mong province. Hindi ka sanay makakita ng building. What the fuck are you doing here? Pinapa-frame niya mga nabiling bus ticket bilang alaala at souvenir. Parehas tayong palasigaw, pero sa written, ako'y different. Sa presence, ako'y gifted. Para kang cheese na quick melt na tinapat mo sa init ni Vincent. Galing mo, tanginang galing nung ano, rhyming dun. Actually, hindi talaga siya magkaka-rhyme. So, nag-guess niyo yun, quick melt, Vincent, di ba? Hindi talaga siya magkaka-rhyme eh. Pakinggan natin ulit ha. Dead! Parehas tayong palasigaw, pero sa written, ako'y different. Written, tapos different. Sa presence, ako'y gifted. Presence, gifted. Para kang cheese na quick melt. Quick na melt. Tinapat mo sa init ni Vincent. So, di ba, hindi siya magkaka-rhyme, pero dahil sa delivery ni Zaki dito, parang magka-rhyme na sila. So, ganun kagaling mag-deliver ng linya si Zaki. So, ayun nga yung tinatawag na slant rhyme, no? Hindi talaga siya yung typical na magkakatugma. Pero dahil nga sa delivery ni Zaki, galing. Napapagtugma niya yun. Grabe, galing talaga. Kaya mapapas lang ka sa akin, aabutin mo'y gripo sa tagiliran. Yung pagtanggap mo sa laban natin, parang lyrics mo. Di mo pinag-isipan! Son of a bitch! Iw di puta! Anak ka ng pokpok! Akala mo may chance? Sige, tuloy sa daydream. Usapang battle rap, skills ko dominating. Sagad sa pagkawak, walang kasing supot si JD. Sana ikaw na lang yung naratrat, hindi si OGKB! Yeah! Kaya X ka sa laban, kasi ang baboy mo magbuga. JD yung pangalan, pero yung amoy mo pang tuba. Palagi kang nakadikit kay Sir Deo. Noon ko papansin, madalas mo nang kasama yung guro, pero bobo ka pa rin! Kasi wala... Bars yun, guys. Hindi man masyadong malakas yun, hindi yun masyadong nakuha ng crowd, no? Pero bars yun, matagal mo nang kasama yung guro, pero bobo ka pa rin. Ina, ang lakas nun. Palagi kang nakadikit kay Sir Deo! Noon ko papansin, madalas mo nang kasama yung guro, pero bobo ka pa rin! Kasi wala daw makakaputol ng kanyang winning streak. Winning streak. Mr. Mandokdok, are you thinking straight? Sarap mong pal-
lalukin ng bote ng Minute Maid! Weak! Yung slot di mo deserve! Uuwi ka na wasak at punit! Streak! One syllable word! Di pa na-pronounce ng correct! Idiot! Di mo alam ibig sabihin ng idiom! Injo! Lakas, oh! Ang lakas nun, grabe! Idiot! Idiom! Injo! Inang yan, grabe! Grabe, grabe! Di ako makapag-comment dun, pero inang lupit ni Zaki dito. Pronounce ng correct! Idiot! Di mo alam ibig sabihin ng idiom! Diba, idiot, idiom, hindi naman magka-rhyme yun guys eh, pero ay nako, grabe yung Zaki dito. Idiot! Di mo alam ibig sabihin ng idiom! Injo! Si JD na... Si JD na pasubo! Deep throat! Sa rap game ako'y lulong, habang ito'y puro pabibot, puro kwento lang. Sa battle ako'y gutom, parang yung anak mo na hindi mo nasustentuhan. Ako na biglang nag-personal, oh. Yung alam mo yun, yung... Basta biglang biglang lumiko sa personals yung Bara, grabe. Kompleto. Kompleto regados yung round nito ni Zaki, pero hindi pa tapos, guys, hindi pa tapos. Parang yung anak mo na hindi mo nasustentuhan. Ako na nag-adjust! Binabawan at binago ko ang pagkatimpla. Dahil pag gumamit pa ng technicals at English terms, jargon yun sa pandinig niya! Winning streak mo mapuputol. Dapat pinili mong umurong. Mangingi ka na ng tulong. Ako magsisilbi mo na bangungot kahit di ka natutulog! Yeah! Hey! Yun lang yung ending. Parang nabitin ako dun sa ending. Ulitin na natin yan. Tulong! Ako magsisilbi mo na bangungot kahit di ka natutulog! Yeah! Okay, so ayun yung round 1 talaga. Para sa akin, maganda naman yung gitna eh. Maganda yung nilalaman ng round ni Zaki. Pero parang, alam mo yun, sa sobrang lakas ng mga linya niya sa gitna, parang nag-expect kasi ako ng mas malakas na ending. So, hindi na-hit yung expectation, hindi naging ganun kalakas yung ending, di ba? Mas malakas pa yung mga before na linya. So para sa akin, pero overall ang galing ni Zaki dito, lalo na yung delivery niya. Galing sobra. Para sa akin, ibibigay ko to ng 9 points. So, alam niyo naman ako mag-judge, di ba? Kung napanood niyo yung mga last ko. Bibigay ko to ng 9. Pero depende to, ha, kasi hindi naman tayo pwedeng lumagpas ng 10 sa per round natin. Tignan natin kung may higitan ba ni JD yung performance ni Zaki dun sa round 1. So para sa akin, bibigay ko yung round 1 ni Zaki as a 9 points. Tignan natin kung kayang lagpasan ni JD yun as a 10 or tumabla ng 9. Tignan natin. Ribats pa lang! Siguradong babaon! Kung ako si OGKP na namatay, pag nirat-rat ito tatakbo! Parang si Abaddon! Tapos lamang daw ako sa Toscon kasi nga probinsyano! Oo, di ako nauubusan ng bala! Parang si Cardo! Tapos sabi niya, hindi ko daw sinusustentuhan yung anak ko. Talagang tunay ito! Kahit di ko sustentuhan, at least binuhay ko! Indirect yun, ha? Para sa akin, ha, guys, yung rebut na yun, parang indirect yun. Kasi, yun, wait lang, ha? Yung dalawang rebut niya, yung about sa Abado, yung sa about sa kay OG, na nirat-rat, tapos kung si siya naman si Abado na tumakbo, pasok yun. Pasok yun para sa akin. Tapos yung isa pa, yung probinsyano, pwede na rin, pasok rin. Tapos ito, pero medyo indirecto kasi sinali niya yung sarili niya. Parang sinabi niya na, oo,
hindi ko nga sinusustentuhan. So parang umamin siya doon. Tapos bigla niyang hinawi na at least binuhay ko. Pero para sa akin, hindi ko na lang i-count 'yon na score sa tatlong rebat na 'yon. Siguro yung last hindi ko na i-scorean 'yon kasi para sa akin indirect 'yon. Sinamo mo yung parang tinulungan mo si Zaki na umiscore para sa iyo. Kasi binanata mo rin yung sarili mo. So para sa akin ganun yung dating. So ayun, sa tatlong rebat, ewan ko kung may rebat pa siya dito. Sa tatlong rebat, dalawa yung pasok doon. Tignan natin, baka may pang-apat pa. Eh ikaw! Siguradong bangag! Di mo na binuhay parang laban natin! Siguradong laglag! Bye! Piniyam ako ni Sir Al. So ayun yung mga rebat, no? Pasok, pasok yun. So sa rebat pa lang siguro, sabihin natin nabura na yung mga ano dun, yung ibang linya ni Zaki doon ng first round. Malakas, nakuha niya agad yung crowd, energetic, no? So malakas, malakas yung rebat pa lang. Tignan natin yung round 1, ang content, tignan natin. Bye! Piniyam ako ni Sir Arik, sabi niya isa buhay, sabi ko game ang angas. Sabi ko, sir, bigyan mo ko yung kalabang matalas. Sabay-sabi niya, Saki, putang malas. Sabay naisip ko na lang, ha, parehas bias. Kasi binoto natin si Slack One. Bias! Bias! Yan, sa mga hindi pa pala nakakanood ng Slack One versus... Sino pa yung kalaban niya? Basta, nakalaban siya dun eh. Naging parang ang dating kasi naging bias yung Jurado kasi si Slack One nag-choke na siya ng 2 rounds at hindi ko na matanda basta nag-choke siya pero siya pa rin yung nanalo compared dun sa kalaban niya na malinis yung performance pero binawi naman yun ni Arik yun tapos ni-reverse yung decision panalo yung kalaban ni Slack One dun. So ayun yung sinasabi ni, ayun yung parang ginagawang angulo ni JD dito kay Zaki. So ayun, i-review na lang natin ulit kasi na-review ko na yun sa dati kong channel. So tignan natin ulit. Bias! Pero kaya tayo pinagtapat, hindi lang na maamin. Gusto niya lang malaman kung sinong mas adik sa atin, gang! Gang! Gumaganong pa mong kanta nga. Pumiyok ako kasi yung droga nakabara. Parehas tayong may bisyo. Pero ito ang malinaw na pag-usapang bisyo, mas ako yung halimaw. Kasi yung mga kaya kong gawin, gusto mong alamin ba? Kaya mo lang pagsyabuhin si Luxuria habang ako si Enigma. Pagito! Eh, nasa Patanga, sabi na, ganda ng gamit, gago. At kaya di niya ako matanggal kasi nga asset niya ako! Habang kayo ni Luxuria, maya't maya ginaganahan. Paanong di mag-iinit, lagi mong sinasalangan? O baka naman pinalasa mo ng peke? Alam ko, karakas mo. Ano, porkit mukhang namaligo si Luxuria, tang ina, tinawas mo? Andun sila sa gilid! Nag-i-slantra yung galing! Nag-i-slantra yung galing! Nag-uusap na lang kinang ina, nag-i-slantra yung pa din! Sabi nyo, pwedeng pabo lang! May-arif ako dito pa-score ng bago ang... Sausawang ko lang sa pinirito nata lang! Putrip-putrip lang habang nagpapago lang. Ayun! Nakulong! Lakas, ang lakas ni JD dito. Ang lakas niya, ang lakas ng mga ano niya dito. Mga hailmaker niya. Yung punches niya na direkta kay Zaki. Ang lakas to. At usapang basketball, ito'y bano, hindi nag-change! Ako... Tapos, wait lang, dagdag ko lang, ginamit niya pa yung slant rhyme as a joke, no? Hindi niya ginamit yung slant rhyme as a weapon para
sugatan si Zaki. Ginawa niya yung slant rhyme as comedic performance para saktan naman si Zaki. So, nakuha naman yun, naging effective naman. Natuwa naman yung crowd doon. So, para sa akin, goods yun. At usapang basketball, ito'y bano, hindi nag-change. Ako umi-score sa malayo kahit bigyan mo ng range. Eto, pati kakampi, niloloko. Nagguguluhan. Andun sila sa court, sama-sama. Nagbobulahan. Ganyan ang circle. Sabi nyo, kayo sa follow-up ako titira. Malakas ako gago. Di daw makaka-score yung kalaban na i-stop pa niya yung tao. Tarantado. Puro ka boka. Sabagay, kaya mo lang magluto sa kumu. Kaya ko magluto ng droga. Ayun na nga yung sinasabi ko kanina. Parang kasi ang paratang kay Zaki dito, yung kalaban niya sa sunugan na tatlong 3GS, parang sinasabi kasi ng karamihan na luto yun lahat, kasi I think kay MZite pa lang talo na siya, parang ganun yung sinasabi. Kay MZite pa lang talo na siya, pero nakaligtas siya doon, tapos nakalaban niya si Romano, lalo na kay Lip. Kay Lip talaga, nung napanood ko, actually ako, kahit ako nung napanood ko yung laban ni Zaki versus Lip, akala ko panalo si Lip doon, kasi grabe yung solid yung mga binitawan ni Lip Cram doon. Pero nanalo pa rin si Zaki. Pero hindi ko naman sinasabi na nagkalutuan. Pero syempre, hindi naman ako professional na battle rapper. So, syempre, irerespetuhin natin yung mga decision nila, loony, 'di ba? So, ayun. Ito yung ngayon naman, ayun naman yung ginagawang angulo ni JD dito. So, kung sa kumu kayo magsunugan, ano yung sabi niya? Panya yung tao! Tarantado! Puro ka boka! Sabagay, kaya mo lang magluto sa kumu, kaya ko magluto ng droga! Kaya mo lang magluto sa kumu. Yun, ayun yung punchline yun, ha? Pasok yun. Malakas yun. At speaking of kumu, kung dominante ka doon, first dito, newbie ka! Kung feeling champ ka doon, dito, gulpi ka! Tama. Ano yun, ha? Malakas yun. Hindi lang nakuha ng crowd, pero malakas yun. Kung sa kumu, dominante ka, dito newbie ka. Kasi tama naman, kasi yung sa kumu kasi, naging dominating talaga siya doon. Tinalo nga niya, sabi ko nga, tinalo niya ito ng 3GS. Tapos, finalist pa siya sa sunugan. Pero lumipat nga siya na, pumasok na siya ng flip-top. Ayun, newbie. Tama naman sinasabi ni JD dito. Hindi naman magkaparehas yung sunugan tsaka flip-top. So, diba? Newbie. Lahat naman ng mga pumapasok sa flip-top nagiging newbie kahit galing ka sa ibang liga. Speaking of kumu, kung dominante ka doon, first dito, newbie ka! Kung feeling champ ka doon, dito, gulpi ka! Usapang drugs, eto, multi pa! Kasi kung nauna ka sa akin, ba't nahuli ka? Naundong pa lang, punta kayo lang, Kaya sa lahat ng addicts sa flip-top, yung mga hustle supply, rumekta kayo sa source na sa akin yung power supply. Kapon, yung kalaban ko sa supply, nagpa-life event si Arik para si Saki mamatay. Ang lakas nun. Ang lakas ng rando ni JD. Sabi ko kanina, diba? Tignan natin kung matatabla ba ni JD yun. Matatabla ba ni JD o lalamang siya sa punto sa round 1. Ang hirap i-judge na ito. Kasi, siguro nagkatalo lang sa coin toss kasi may rebat si JD eh. So para sa akin, yung content ng round 1, pantay yung content, yung suntok, lalo na yung suntok. Ang para sa akin, yung strength ni JD dito yung punchline. Yung strength naman ni Zaki dito is yung delivery niya. So para sa akin, nag-knock off lang yun, parehas lang yun. Yung dami na suntok,
dami ng pumasok, lahat parehas. Para sa akin, nakuha ni JD to, bibigay ko to ng 10 kay JD dahil sa rebat niya. Pumasok yung rebat niya, yung dalawang rebat niya para sa akin, pumasok yun. And parang nabura nun yung half na round ni Zaki. So para sa akin, 10-9 in favor of JD sa round 1. Tulak daw ako. Totoo lahat ng bara mo. Magtutulak ako ng bato sa bataan para ma-addict yung kabataan tapos hold upin yung mama mo. Tangina, lakas naman ng loob mo na gumamit ng ganyang angle. Tignan mo nga itsura mo, tangina, mukha kang wanted. Tapos, pinanood ko mga battle niyan. Marunong na mag-bars. Talagang nag-i-evolve. Ang galing mo, Chong. Kaso lang, wala kang intro song. Di ba may studio ka dati? May mga acoustic foam, buong kwarto, may lights? Oh, ba't di ka nakapag-record? Sinangla mo yung mic? Wala kang intro song? Rapper na walang rap song? Grabe yun, pang Guinness. E di para ka palang negosyanteng walang business. Lupit mo, idol! Wala kang katapat, matindi ka! Sa tagal mong nagra-rap, wala kang track kahit isa! Pero baka may kanta siya. Nahihirapan lang i-mix. O di kaya alam mong pangit kanta mo, nahihiya kang mag-release! Mag-release ka na ng track. Basta dapat yung mensahe malaman palaging from the heart. Maraming susuporta, promise. Basta yung mukha mo, wag mong lalagay sa cover art. Wala ka ng pag-asa sa buhay. Kasi patapon ka. Di ka pwedeng maging flip-top staff. Kasi stapador ka. Putapete na unattractive. Ka-level ka lang ni Darwin. Di porket lagi kang naka-uppers, pupwede ka na sa uprising. Durog to parang eggshells, punong-puno ng gayness. Bugok na laging wasted, ubos na mga brain cells. Galing talaga. Pinaka-es... Ang galing talaga ng delivery ni Zaki. Man, ulit-ulit na ako pero tangina grabe yung delivery ni Zaki. Durog to parang eggshells. Punong-puno ng gayness, bugok na laging wasted, ubos na mga brain cells. Hindi magkaka-rhyme yun, guys, ha? Hindi yun magkaka-rhyme, pero dahil sa galing ni Zaki, magiging magka-rhyme yun. Ilang ulit ko na yung sinabi dito sa review na to, grabe yung Zaki sa delivery. Bugok na laging wasted, ubos na mga brain cells. Pinaka-espesyal na napakain niya sa kanyang family, Lucky me. Kapag ka nalolobat, dinadanas ng asawa niya, battery. Hindi na siya maligaya kasi ikaw ay epal. Bibihira siyang tumawa parang si Kawhi Leonard. Kung mag-spit talagang may conviction, ang resibo at matapang. Pero bakit yung malalamong addiction di mo malabanan? Busog ka konti. Pag nabitin at gusto niyang ma-extend yung high, nanakawan kapitbahay ng extension wire. Junkie! Kaya di ka na nag-blossom! Pabibo ka na moron! Sa kakabato mo, mararating mo na rock bottom! So, alam niyo na yon, rock bottom. SpongeBob. So, reference SpongeBob. Alam naman natin na sa ilalim ng dagat yung rock bottom, di ba? So, angle niya yon para dun sa kakabato mo. So, alam naman natin yung ibig sabihin ng bato, di ba? So, droga. So, kaka-droga daw, baka daw maabot na yung or marating na yung rock bottom. So, kung papakinggan mo siya, parang masyadong malawak eh, pero pag alam mo kung ano yung ibig sabihin ng rock bottom, parang may
may chances na matawa kayo kasi kakabato tas rock bottom, parang ang layo, di ba? Pero ayun, kung papakinggan mo siya pag hindi mo alam yung rock bottom, maganda, maganda yung banat na yun para sa akin. Para sa akin lang. Kakabato mo, mararating mo na rock bottom. Puro ka pa sa bubars, pantanga. Puta, nagsasabu ka na nga, proud ka pa. Yung matchmaking ni Enigma, parang nang uulol na lang. Pinagtapat yung dating nakulong dito sa makukulong pa lang. Ayun, isa pa yun. Nakulong na kasi to si Zaki dati. Eh, hindi ko alam kung bakit. Nalaman ko lang din sa kakapanood ko ng battle rap. Lalo na sa Sunugan, naging angle kasi sa kanya yun. And alam ko rin na Zaki is second name na lang niya to. Dating pangalan niya is Ransom. So hindi ko alam kung ba't siya nakulong. And ayun, ginawa niyang angle yung sarili niya panlaban kay JD. Matalino rin to eh. Kasi madumi pa rin dumiskarte. Stilong wak. Ako dumadami na yung racket. Elon Musk! Kaya don't me JD! Kapag nakulong ka, magpo-post ako agad. Hashtag, don't free JD. Huwag mo kaming kakalimutan pag nakakulong ka na, ha? Parehas lang kaming adik. Pero may difference. Gusto ko lang mailahad. Cannabis. Shabu. Sa itsura pa lang, alam nyo na kaibahan. Sa weed, pagka-hits, pupungay mata. Tamang tawa ka na. Sa mess, pagka-sesh, didilak mata. Maglalak yung panga. Sa weed, pag walang pambili, ayos lang, kayang-kaya mag-antay. Eto nung nawalan, sinangla niya yung alaas ng papa niyang patay. Sobrang dumi na ng galawan mo! Matindi ka kupalan mo! Sa mga nanonood, huwag kayong magsasabu or else magiging kamukha niyo to! At last, sabi ni Enigma, ang long-term goals ng Flip Top ay mabigyan ng health benefits lahat ng mga MCs. Kung totoo yan sinasabi mo, parehab mo na si JD! Yun, mas gusto ko yung ending ni, ano, dito, ni Zaki dito kaysa dun sa una. Pero, nakulangan naman ako sa firepower dito. Kumbaga, kung i-compare ko yung round 1 sa round 2 ni Zaki, mas gusto ko yung round 1 or mas malakas yung round 1 para sa akin. Pero ang gusto ko lang sa round 2 ni Zaki, nakuha niya yung ending na ina-expect ko or gusto ko. So, ayun lang, hindi naging match yung round 1 and 2. Parang nasa taas na yung, pataas na dapat eh, kaso biglang bumaba. Para sa akin, mahina yung round 2 ni Zaki. Bibigay ko ng 8. Pero delivery tawag dito, punchlines, pasok yun, walang tapon. Performance, walang tapon. Ayun lang, naging mahina lang yung round 2 para sa akin. So bibigay ko ng 8. So 9-8, round 1 and 2 ni Zaki. Kung JD naman, 10, di ba? 10 kanina. So tignan natin, round 2 ni JD. Pinaparatangan akong adik! Masyadong presko! Ikaw nga paganon ng paganon, so sino mas marunong sa pwesto? Tapos nakulong daw ako, sabi ng buwang, hindi ako nakulong sa akin, kakalaya ako lang! Tapos si Parehab, huwag masyadong masaktan! Paano ko ipaparehab? Eh, kasabwat ko yan! Ang rebat yun, no? Pasok na pasok lahat ng rebat, guys. Sa rebat pa lang, alam mo, lakas na, malakas umiscore ang rebat, guys. Lalo na kung nakukuha ng crowd yung rebat mo. Paano ko ipaparehab? Eh, kasabwat ko yan! Pag nag-addict daw, magiging kamukha ko. Tarantado, magaling ka. Magiging kamukha nyo ako, magiging kamukha nyo rin si Enigma. Mga tropa niya, musician! Diba? Pasok, di ba, yung mga rebat? Magaling, magaling. Score yun para sa akin. Kayo rin si Enigma! Mga tropa niya, musician! At may banda pa!
kasama mo sa kanila ay ang tuloy kinanta ka. At nung nasa loob na, di naisip. So, sa mga hindi nakakaalam nung word na kinanta ka, isa yon double meaning, ay hindi, I mean, may ibang meaning kasi yon na ang ibig sabihin na nilaglag ka, or ano pa ba, nilaglag ka, parang ayun lang yung pinaka best term or pinakamalapit na kaparehas ng kinanta ka, nilaglag ka, yun. A musician! At may banda pa! Kasama mo sa kanila ay ang tuloy kinanta ka. At nung nasa loob na, di naisip, dumaan lang yung araw. Buti pa yung babae sa akin, may buwan ng dalaw. Ano, tumagos ba? Tumagos ba? Kaya huwag kang maangas kasi yung puwet mo maluwag. Yung posisyon niyan sa loob, palaging tumuwad. O wasak yung tumbong mo, napaka-lame mo na tanga. Hindi safe sa banyo to kahit may safeguard na dala. Kaya huwag kang umasta, ako ay bawal mamain. Pag binigyan kita ng takal, hindi ka kakain. Kasi yung bad boy image mo, pare fake yan. Hindi mo nga mapanindigan, hanggang stage lang. Kasi nagpapaka bad boy para patok sa takilya. Bad boy tapos nakulong, woo, Robin Padilla. So palakpakan natin si Robin, palakpakan natin si Robin. Andito siya, all right. Sample naman, Lord, ha? Wonderful tonight. He's letting the evening. Tas astang na mamaril, gagawa kang assuming. Gayahin mo si Robin, mag-artista ka na magkaroon ka ng shooting. Kasi sabi niya kay Don Pau, na mamaril kayo, kayo ay kadiri at hindrance. Dahil sa inyo, namatay si Tupac, Biggie at Legion. Tapos sabi mo rin, kala mo wala kang butas, lalagyan kita ng bullet holes. Ano ba talaga, Koya? Masyado kang pumapapel. Parang kurakot na pulis, gusto siya lang bumabaril. Dapat sa'yo binabalaan. So parang nag-gets ko yung punto, nag-gets ko yung punto ni JD dito. Dahil doon sa... Saka ko lang nag-gets dahil doon sa... Diba talaga, Koya? Masyado kang Nag-gets ko doon sa last part eh. Wait lang. Papel! Parang kurakot na pulis! Gusto siya lang bumabaril! Okay. Gusto siya lang bumabaril. So, balikan natin. Sabi ni JD dito, parang binanat daw ni Zaki doon sa laban na rin Don Pau is namamaril kayo, bakit parang sinasabi mga gangster namamaril, di ba, parang namatay sila Tupac dahil sa pamamaril, tapos biglang bumanat si JD ng linya na ginamit ni Zaki na lalagyan kita ng bullet holes. So yung ending kasi na nabara doon ni JD na gusto siya lang namamor. Nag-gets ko yung point kasi parang sinasabi ni JD dito, kung yung mga gangster bawal mamaril, bakit ikaw gusto mong mamaril? So parang ganun yung, sana nag-gets niyo yung punto ko. Parang sinasabi kasi dito ni JD, ayaw mong bumaril sila Don Pau pero gusto mo ikaw yung maglalagay o ikaw yung babaril sa iba. So parang ganun, sana nagigets nyo, hindi ko kasi siya masyadong ma-explain, pero sana nagigets nyo yung punto ko na pinupunto dito is si Zaki lang yung gustong bumaril, wala nang iba. Parang ganun. Bigi at Legion, tapos sabi mo rin, kala mo wala kang butas, lalagyan kita ng bullet holes. Ano ba talaga, Koya? Masyado kang pumapapel. Parang kurakot na pulis, gusto siya lang bumabaril. Dapat sa'yo binabalaan. Kakalaro mo ng baril, ikaw tuloy tinatamaan. Kaya yun, malakas yun. Kakalaro mo ng baril, ikaw tuloy tinatamaan. Karugtong yun, parang karugtong yun or set up lang pala yung mga sinasabi niya ng mga una na linya. Tapos ayun pala yung punchline. Ang lakas, malakas yun. Hindi lang nakuha or hindi lang masyado nag-gets ng crowd pero para sa akin, ang lakas nun. Kurakot na pulis, gusto siya lang bumabaril! Dapat sa'yo binabalaan!
Kakalaro mo ng baril, ikaw tuloy tinatamaan! Galing. Kaya sige, namamaril ka? Nakakalamang ka na? Ako kahit wala akong baril, kakasahan kita! Asandos! Asandres! Kasi sabi na rin kay Don Pau, kalo ko ba kartel? Bakit gramo-gramo lang? Sabay sundot ng mapapahamak to sa bulto, tangang matador. Paano siya mapapahamak sa bulto? Ay sabi mo nga, gramo-gramo lang. Tanginang to, nakaagalit. Nag-reference ng shabu, di naman marunong kumamit. Ano pa talaga? Alaban ka ba o susuporta? May trauma pa yata maging preso, pati yung boss kinukontra. Round 1 at round 2 pa lang, dinala ko na siya sa kanyang patutunguhan. Kaya ginamit ko sa'yo baril, droga at kulungan. Tanginan to, kala mo papatok. Kalatadong tulak, pati tubig, inaalok. Inom ka, inom ka. Gago! Sarap mo nasaktan! Huwag kang mag-agaw ng items! Mineral ko yan! Tangina, absolute! Ito para sa akin, mas mahina rin to kasi sa round 1 ni JD. Para sa akin, ha. So, both round 2 nila, hindi ganun kalakas kagaya ng round 1 nila. So, pero mas malakas naman tong round 2 ni JD kaysa sa round 2 ni Zaki. So, bibigay ko ng... Kanina binigay ko ng 8 kay Zaki yung round 2. Bibigay ko to ng 9. So, round 1 and 2, 10-9 para kay JD. Tapos, round 3 papakinggan natin, pero yung round 1 and 2 ni Zaki is 9-8. So, 19-17 na yung score. Tignan natin yung round 3. Dito tayo mag-base kung sino talaga yung mananalo, or tignan natin kung may mga knockout punch pa ba si Zaki dito na kayang burahin or kayang gawing wall sa mga ibabato ni JD sa round 3 niya. Kasi syempre, diba, pangalawa si JD, andun yung mga diba. Tignan natin kung kaya niya maging wall yung mga bara niya sa round 3. Tignan natin. Gang! Walang may gustong magpa-picture sa'yo. Huwag kang umasa masyado. Kung may lumapit man, magtatanong lang kung asan yung banyo. Hindi na makikilala yung pangalan mong Pangtulongis. JD pinangalan sa'yo kasi yung tatay mo, alcoholic, taga-probinsya na leprechaun. JD, alcoholic. So, hindi ako manginginom guys. Hindi, birang ako uminom. Pero parang nuggets ko yun. JD, Jack Daniels ba yun? Jack Daniels na. Jack Daniels. Pinangalan yung JD kasi yung tatay mo manginginom or alcoholic. So, JD Jack Daniels. Yung pangalan mong Pangtulongis. JD pinangalan sa'yo kasi yung tatay mo, alcoholic, taga-probinsya na leprechaun. Mas bitch ka kay Lexi Lor. Mas entertaining panoorin pasalamat ni Anigma sa Pate. Pate lang. Mas bitch ka kay Lexi Lor. Oh, kilala niyo na yun, guys. Kilala niyo na si Lexi Lor. Kung hindi niyo pa kilala, search niyo na lang. Mas bitch pa kay Lexi Lor. Search niyo na lang kung hindi niyo pa kilala si Lexi Lor. Pero sa mga nakaka-gets, na-gets niyo to. Mas entertaining panoorin pasalamat ni Anigma sa Patreon. Wala akong bilib dyan. Sa verso at rima niya, skeptical. Medyo mahina pa technique niyan. Kaya di siya masyadong pinapanood. Metro Manila Film Festival. Lalaitin kita magdamag para umiyak ka palalo.
Yung mga ninuno mo sa bataan, pinaglakad ng malayo. Saan ka doon, pre? Huwag mo na ipagpatuloy to, wala ka ng pag-asa. Payong kapatid, buti pa mga ninuno mo na namatay sa marcha, malayo narating. It was at this moment, he knew he fucked up. Dinamay mo yung maong airpods ni Kayram. Pwes, pagbabalingan ka ng karma. Yung papa mong patay, mas gusto niyang maging patay. Para lang di ka makasama. Dinamay mo rin, anak ni Dumang Pumanaw. Para kang gago. Nandadamay ka na ng walang kinalaman. Para manalo. Pwes, yung anak mo, kawawang bata siya. Kasi airpads niya, ikaw. Batak na pabida. Tapos titira siya sa bahay na yung pader. Wala pang masilya. Kawawang bata siya kasi magiging parte siya ng isang wak na pamilya. Mababang kalidad. Asa ka sa internet at Google Chrome. Utak neto baliktad. Parang 50 cents sa Super Bowl. Nakabuntis ka. Nakabuntis ka daw. Hindi ko na-gets yun. Hindi ko na-gets. Pero nakuha ng crowd yun. So explain nyo na lang. Comment down. Hindi ko na-gets yun. Parang 50 cents sa Super Bowl. Nakabuntis ka. Nakabuntis ka daw ng ibang babae. Parang ang labo naman. Tignan nyo na may itsura. May papatol ba dyan? Yung wife mong may trust issues, di na siya naiinis. Alam niya kasing kahit subukan mo mag-cheat, walang magkaka-interest. Tapos sa Facebook, puro pa sad post. Tuloy pa rin ang laban kahit ang bigat na nampasan. Para kang eng-eng gago. Di kami na-eengganyo. Sobrang bigat na nampasan. Para kang kargador na nagre-reklamo. Ginagaya si Gerald Malyari. Kaso lang di naman bagay sa gaya niyang squami. Pag si Gerald M. nagdrama, ramdam mo yung emosyon at damdamin. Pag si JD nagdrama, puta ang sarap chinilasin. Panay self-pity, weakling, dapat dyan i-cremate. Panay ang pity, parang babaeng dileg. Wag ka... Panay ang pity. So, parang babaeng dileg. Ayun yun na yun. Pity, pregnancy test. Diba? Parang babaeng delay. Diba ganun yung mga babaeng delay, diba? Pity ng pity. So, parang ganun. Panay self-pity! Weakling! Dapat dyan i-cremate! Panay ang pity! Parang babaeng delay. Wag kang mag-inaso! Sarap mong gulpihin hanggang maghingalo! Kung ano man yung mga problema pinagdadaanan mo sa buhay, deserve mo yan, tang ina mo! Malungkot ka kapag naging personal yung linya or yung banat dito ni Zaki, no? Naging personal. Why deserve mo yan, tang ina mo? Malungkot ka kapag ka nakikita mo sarili sa harap ng salamin. Malungkot ka kasi hindi mapakali at madalas ka maaning. Malungkot ka kasi kahit gustuin mo ay di mo pa rin matigil ang paggamit ng bato. Malungkot ka kasi kung buhay pa airpads mo, paniguradong dismayado siya sa'yo. Malungkot ka kasi ako ang katapat, kabaduwa at puno ng doubt. Malungkot ka kasi sa tournament na to, tanggal ka na sa unang round. Walang nagmamahal sa kanya, kaya talagang lakas siya... Lakas nun guys, ang lakas nun. Upset. Pag may pumatay sa'yo, magpapa-areglo yung pamilya mo sa halagang 500 Pacu. Last game, malakas. Malakas yun. Malakas yung round 3 ni Zaki. Grabe, pumasakit yung ulo ko sa laban na to. Pero nakulangan ako sa crowd reaction. Medyo tulog yung crowd dito. Pero as is pa rin, yung strength ni Zaki andun pa rin, yung punchlines andun pa rin. 8 para sa akin dito. Tignan natin si JD. Hindi ko na masyadong explain yung kay Zaki dito, pero para sa akin yung round 3 ni Zaki, okay naman, wala namang problema, pero kulang sa crowd reaction. At diba alam nyo naman, ini-scorean ko yung crowd reaction. Ganun ako mag-judge. So
kung napapanood niyo yung mga dati kong review, ganun talaga ako mag-judge. Para sa akin, 8 review ko ng 8. So, 9, 8 ang score sa akin. So, 9, 8, 17 plus 8, 25 yung round 1 to 3 ni Zaki. Compare dun sa 10, 9 kay JD na 19. Tingnan natin to. Kulang na lang si JD ng 6 points para tumabla, di ba? Mali mo, mag-choke siya dito. Tingnan natin. Yuck! Nang bababae daw ako! Gagawag kang magbiro! Tang na mo yung skastakli! Nadamay na naman yung matitino! Tsaka wala daw gusto magpa-picture sa akin. Huwag kang mag-makeup, tanga. Lahat kasi nagpapa-picture sa'yo, nape-frame up sila. Picture, frame up. Wala pang ibang daan anyway. Tapos pa rin ka ganito, putang ina ka, isa pang usog mo sa'kin, lalawayan kita. Isa pang usog mo sa'kin, lalawayan kita. Ginagawa yun, di ba, sa mga bata. Kapag nausog, nilalawayan para hindi magkaroon ng something yung bata. Tapos ayaw daw ako makasama ng tatay ko. Pabida to, takna ko. Pwes pag pinatay kita, yung tatay mo, magsasama na kayo. Patay sa patay, tabla. So, sorry, but I think, ano no, sorry, but umiscore talaga si JD. Sorry, but talaga. Kasi yung mga rebat niya pasok eh. So, ayun. Tinalo niya puro 3GS! Kahit inyo pang bilangin na tinatawag niyang basura sa bibig ko na mismo umamin, tapos pinuputrip mo sa bibig mo na nanggaling na pinuputrip mo basura, ano, wala ka nang makain? Kasi wawa sa akin daw niya mga squad! Lakas nun! Lakas yun! Malinaw naman yung, ano ba? Malinaw naman yung linya. Malinaw yung linya, hindi ko na kailangan i-explain or elaborate. Lakas nun. Tapos pinuputrip mo sa bibig mo na nanggaling na pinuputrip mo basura, ano, wala ka nang makain? Kasi wawa sa akin daw niya mga squatter! Tang inalupit na ito! Kaso din natuloy yung demolisyon kasi may harang na pistolero! O tinalo siya ni pistolero! Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, guys. Round 1 to 3, puro 3GS, MZite Romano, Lipgram. Pero pagdating sa finals, si Pistol yung nakalaban niya. Hindi siya nakalusot doon. So, ayun yung ginawa na namang angle ni JD yun, laban kay Zaki. Tuloy yung demolisyon kasi may harang na pistolero! O, tinalo siya ni pistolero! Di sumang-ayon yung daloy! Sa bagay Muslim nga pala to, kaya di na nakain yung baboy! Si M-Side champion na! At sa liga nag-matter! Ikaw wala pa rin titulo! So sinong squatter? Pero marami na... Double meaning yun, guys. Si M-Side champion na. Meron na, siyempre, di ba, pag champion ka, may title ka na. May title ka na as a champion. Si Zaki, parang sinasabi na, ikaw, ano na narating mo? Wala ka pa rin title. So sino ang squatter? So, di ba... Diba alam nyo naman yung mga squatter lang naman titulo yun sa bahay, diba? Sa lupa. So, double meaning yun na title as a champion or tsaka title na sa lupa or squatter. So, sana nag-gets nyo. Ikaw wala pa rin titulo! So, sinong squatter? Pero marami na siyang fans kasi nga sikat na yan. At siya ang napipisil dito sa aming banatan. Sa'yo lahat na kapusta, akin niyang tinandaan. Pwes patay tong manok nyo, malikal ng tinalpakan! Kasi grabing bitamina ang sa dugo ko nakahalo! Manok na batak, ibang klaseng pumalo! Ah! Eto! Puro ka mag-anak pag di na kayang lumaban! Kaya pag ito na pahamak, parang bloodletting kaganapan, kasi pag hindi na kaya, may kadugong inaasahan! Ang dami kong tropang Muslim, matitino, ito ang pangit ng galawan! Makikita nyo sa event, puta, nakikipag-islaman! Islaman, bro. O yung shota mong mukhang aksi! Gago, bagsak na! Yung itsura, huling hamog! Kasi nga, laspag na! Huling hamog, laspag! Ah! Ano, galit na galit ka? Paano di malalaspag? Eh, gamit na gamit siya! Pero di niya pinag... Pero wasak!
pero wala siyang pake. Di na pinapangatawanan ha. Nobody kasi. Ooh. Eh sa syota nito, bantayan mo to ate. Gumagawa to ng linyang kumantot ng ibang babae. Kasi panaydamay ng asawa. Oo, dumadalas. Di nga nagpapasok ng baboy-baboy naman lumalabas. At last, kahit ibalikin natin ang pangalan, di na siya makakaligtas pa. Kasi anong silbi ng ransom kung patay natong biktima? At next week, pang ina mo, Master Pete, pasalamat ka, tinirhan kita. Pag to, yung patinalo, bobo ka na. Time flip na bagay, para sila mo yun. Ito ako sa huling linya. Pag ito di mo pati nalubobo ka na. Tiyan, ito ako doon. Okay. Maganda yung... Maganda yung ending. Naging comedy ending. So, nakuha ni JD yung round 3 para sa akin. Makita naman, para sa akin, nakuha ni JD round 1 to 3. Dahil sa rebat. Wala na masyadong explanation. Nakita naman natin, binbreakdown ko naman yung per round nila. So, overall, JD, naging strength ni JD dito is yung rebat. Tsaka yung mga punchline na solid, na direkta kay Zaki. Pero papakinggan natin yung judges dito. Pero para sa akin, ano to, JD to. Flipped off second sight 10 is a boy 2022 JD versus Zaki mag-i-ice man best para sa arin ng pareho para sa laban na yun. Ang boto ng hurado advancing sa tournament 5-2 mag-i-ice tayo lahat para kay JD. Yeah! Maraming salamat sa bumoto sa akin kahit medyo maraming kapalpakan at halakhakan. Request muna sa crowd, kaliwat ka ng palakpakan! JD, so pakinggan natin yung judges. Parang ang laban niya parang ano eh, laban ng mga Gundam, sobrang solid. Pero round 1 kasi nung si Saki na nag-i-speed, sobrang lakas. At doon pa lang sa round 1, sabi ko Saki na ako. Tama, kasi tama. Kung ganun ang gagawin ni Saki, wala na. Para sa akin, laglag na si JD doon. Kaya lang, pagdating nung naman nung round 1 ni JD, hindi nagpapa-overpower eh. Para sa akin, tabla. Tapos, round 2, maganda yung angulo nila. Shabu, nakulong. Pero gusto ko yung mga multis ni Saki. Pero sa performance, sa mga punto, sinusundutan pa ng bahagyang freestyle ni JD. JD sa akin yun. Round 3, ayan na, lumaylay na. Tama. Parehas kami, JD, round 2. Sa Saki. Pero yung mga multis niya pa rin, mga punto niya maganda. Pero yun nga, gumaylay na si Saki pagdating doon. At maganda yung mga rebat na neto ni JD tsaka sa mga angles tsaka yung lakas niya, andun pa rin. Humina talaga yung Zaki sa round 3. Humina. Yeah, 2 and 3, JD. Yeah! Bagsik, pinoto ko si Saki. Round 1. JD, sure yun sa kanya yun kasi rebat pa lang niya. Tama. Parang ano na, tama. Suntok na talaga. Parang pwede na matabunan yung round sa akin nun. Kaso round 2, nakabawi si Saki. Ang dami niyang punchline doon. Kasi JD medyo parang para sa akin lang naman. Parang bumaba kumpara dun sa unang round. Tama, pares kami. Bumaba yung round 2 ni JD. Pares kami. Tapos yun, sa round 3, mas nagustuhan ko yung mga angle ang ginamit ni Saki kumpara kay JD, parang ang bitin ko rin. Para sa akin lang, ako, baka iba sa video pero yun sa akin. Yo, Master Pete, Master's Connection, Tracy Family. Binoto ko si JD. Siguro, binigay ko yung round 1 para kay JD. Pan kasi ko ng malalakas na rebat. Nakabawas kasi kay Saki yung mga rebuttals niya na parang hindi naman ganun kalalakas. Tapos, kung ikukumpirma sa rebat ni JD, tumatama talaga. Parang predict niya na yung pwedeng sabihin ni Saki din. Round 2, round 3, tabla yun sa akin para sobrang malalakas yun. Binase ko na lang sa overall performance kay JD ako. Parang magaling si Saki. MZ nga pala. Binoto ko si JD. Stage presence, pareho sila. Conviction, pareho sila.
yung dating sa tao, yung mga impact ng punchlines nila sa crowd, tsaka para sa akin, pareho lang, halos pantay na pantay. Pero nagkatalo tayo sa content. Pagdating ng round 1, para sa akin, obvious naman siguro sa video din na nakuha ni JD yun dahil with rebuttals, tsaka yung sunod-sunod na punchlines niya. Round 2 para sa akin, nakuha ni Zaki yun. So, sa round 2 ni MZite, Zaki daw, para sa akin, ano pa rin yun eh? JD pa rin yun eh. Kasi although ganun pa rin yung ginawa ni JD, pero para sa akin mas creative yung ginagawa ni Zaki nung round 2 na talagang umeepekto para sa akin. At yung round 3 doon na nagkatalo, para sa akin nakuha ng konting-konti JD, nakuha ni JD ng konting-konti yung round 3 niya. Pero overall, malakas sila pareho, sobrang galing. Congrats pa rin kay Zaki, congrats kay JD, good luck sa inyo pareho. So yun ikaw, binoto ko si JD. Round 1, malaki yung nilamang para sa akin ni JD doon buong round yun, plus yung rebuttals pa niya. Tapos sobrang last na stage presence na kaya niya si Saki doon. Malaki yung nilamang ni JD doon. Tapos round 2, binoto ko si Saki pero slight lang yung nilamang niya doon. Tapos round 3, konting-konti lang din pero binoto ko si JD. So ang boto ko JD. Bali yung round 1, medyo mas malaki yung nilamang niya. Tapos konting lamang ni Saki sa round 2. Tapos third, konti kay JD. Kaya 1-3, JD. Wala masyadong explanation si Unico, pero as is naman, 1-3 daw. 1-3 daw. Yeah. To si Batas, isa sa to mga gusto ko mag-judge. So kung napanood niyo yung huli kong video, sinabi ko doon yung mga gusto ko mga nag-judge. Isa to si Batas sa mga gusto ko mag-judge. Pakinggan natin. Batas, isa ako sa bumoto kay Zaki. Kay Zaki siya. Yung unang-una saludo kay JD, congrats sa kanya, nakuha niya panalo. Pero binigay ko ng first round, dikit silang dalawa. Second round tsaka third, binigay ko kay Zaki. Mas trip ko siguro, mas trip ko yung flavor. Para sa akin, mas kumpleto yung nilatag niya. Mas dynamic din. May mga ilang lines ako kay JD sa bawat round na hindi ko masyado naintindihan. Kanya, wala, sayang. So, yun, Zaki, congrats kay JD. Bago matapos, alam kong ngawit na ngawit na si Kev. Pero Ginoong Rodriguez, under a pricing records, out na. So, ayun guys, bago paggawin ng mga takaibang bansa yun, appreciate nyo na. Yeah! Batang Rebelde, binoto ko si JD. So para sa akin yung round 2 and 3, tabla. Tabla na yun para sa akin kasi obviously, tabla na sila sa presence tsaka sa delivery. Yes, pero para sa akin, yung round 1 ni JD, yun yung pinakamalakas pagdating sa rebat. Tapos yung buong round mismo. Pero sobrang dikit ng battle. Kung si Saki man yung nanalo, maintindihan ko rin dahil sobrang dikit lang din talaga. Pero para sa akin, JD. Yun. 2 and 3 try, round 1, JD. So, ayun. Walang bumoto ng all 3 rounds. Ako lang natin bumoto ng all 3 rounds. So, deserved naman ni JD yung panalo. And ayun lang, masyado nang humaba yung video natin, 1 hour na to. 36 minutes lang yung laban, pero naging 1 hour na yung review natin. Pero gusto ko lang kasi mas klaro or sana mas naintindihan nyo mga linya or mga bara. Kung hindi ko man na-explain ng maayos sa inyo, bawin na lang ako sa mga susunod. Pero sana, I hope na naintindihan nyo yung iba. Na-explain ko yung iba. And sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako professional sa larangan na to. Gusto ko lang magbigay ng opinion ko sa mga linya na binabato ng mga battle MC natin. So, ayun lang. JD vs. Zaki. JD tayo, so panalo tayo doon. All 3 rounds para sa akin, JD. So, ayun lang. Kita-kits sa next video natin. Peace out.